Unang tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa kahalagahan ng wika? A. Instrumento ng komunikasyon. B. Nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman. C. Lumilinang sa malikhaing pag-iisip. D. Nagdadala ng kayamanan sa isang lugar. Ang tamang sagot ay D. Nagdadala ng kayamanan sa isang lugar. Ang wika ay mahalaga dahil instrumento ito ng komunikasyon, nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman, lumilinang sa malikhaing pag-iisip, at nagbubuklod ng bansa. Ikalawang tanong. Alin sa mga sumusunod ang pinakawastong pangungusap? A. Iipunin ang mga katanungan para sa mga tagapanayam upang sagutin nila pagkatapos ng palihan. B. Iipunin ang mga tanong para sa mga tagapanayam upang sagutin nila pagkatapos ng palihan. C. Iipunin ang katanungan para sa tagapanayam at nang makasagot siya pagkatapos ng palihan. D. Iipunin ang tanong para sa tagapanayam at nang makasagot siya pagkatapos ng palihan. Ang tamang sagot ay B. Iipunin ang mga tanong para sa mga tagapanayam upang sagutin nila pagkatapos ng palihan. Ang option A ay mali sapagkat di dapat lagyan ng mga ang katanungan sapagkat ito ay tumutukoy sa lahatan at implisitong plural. Ang option C ay mali rin dahil sa hindi lohikal na pag-uugnay ng ikalawang sagnay. Ganito rin ang mali sa option D. Ikatlong tanong. Piliin ang gawin ng pagsasalita. Kasiyahan ko nang makitang kayo'y nagkakaisa. A. Nagbabahagi ng damdamin. B. Gumagabay sa kilos. C. Nangangarap. D. Nagbibigay ng impormasyon. Ang tamang sagot ay A. Nagbabahagi ng damdamin. Ang pahayag na ibinigay sa itaas ay nagpapakita ng pagbabahagi ng damdamin. Ito ay personal na gamit ng wika kung saan inilalahad nito ang sariling saloobin o emosyon sa isang tao. Bagay o pangyayari. Ikaapat na tanong. Siya ang ikasampung anak ni na Maria at Marco. Anong uri ng pang-uring pamilang ang sinalangguhitang salita? A. Patakaran. B. Panunuran. C. Pamahagi. D. Palansak. Ang tamang sagot ay B. Panunuran. Ang patakaran ay ang karaniwang paraan ng pagbilang, halimbawa, isa, dalawa, tatlo. Ang panunuran naman ay nagsasaad ng ayos o pagkakasunod-sunod ng mga tao o bagay, halimbawa, una, ikalawa, ikatlo. Ang pamahagi ay nagsasaad ng pagbabahagi ng isang kabuuan, halimbawa, kalahatian, sangkapatan. Ang panlasak ay nagsasaad ng pangkatan, minsanen, o maramihan ng mga pangalan. Halimbawa, isahan, dalawahan, tatluhan. Ikalimang tanong. Ang tapusin ng proyekto natin sa loob ng isang araw ay isang suntok sa buwan. Ano ang kahulugan ng parer ilang italisado? A. Maaari. B. Pangarap. C. Imposible. D. Maangin. Ang tamang sagot ay C. Imposible. Ang suntok sa buwan ay isang idioma o matalinghagang pahayag na nangangahulugang imposibleng mangyari o mahirap abutin gaya ng literal na kahulugan ng parirala mismo. Hindi kayang masuntok ang buwan.